for now, tanong ko muna, paano ka ba talaga nakarating dito sa Manila bukod sa pagbiyahe? paano ka ba nakarating sa Manila? De, kasi di ba taga-Butuan ka? Yes, po. Okay. Hindi ko po talaga, dapat po mag-aaral lang po ako sa Cagayan de Oro. Tapos, sabi kasi ng mami ko na mag-exam ka lang na mag-exam sa lahat ng school sa Manila, baka naman magkakaroon ng scholarship. Para, syempre, ayoko maging pabigat sa family kasi mahirap po talaga lumipat galing Mindanao dito sa Manila. Tapos, nag-take po ako ng mga exam. Tapos, marami po ako napasahang schools na universities dito sa Manila. Kaya, I took the chance po talaga na pumunta dito. At the same time, secret na rin po sa akin na, kasi gusto kong matry na sumali ng contest, ng singing contest kahit sa school. Kasi lagi po ako sinasabihan na wag ako mag-join kasi mahirap yung work. I mean, mahirap yung work na ganun. At hindi natin alam kung saan tayo mapupunta. At siyempre, kung may pag-aaralan ka, yung parents mo would want you to do yung kung ano yung napag-aaralan nyo na work. So, since ako tourism po, gusto nila ako either mag-FA, ganun po. Ay, bagay kasi kailan sila. Welcome to the Baco. Diba magiging na, ano? Push the Baco. Welcome to the Baco. Bagay sa kanya kasi matangka din siya. Diba ganun mga pleasing personality. Pero, pleasing! Hoy! Na-realize ko ngayon, si Mills, grabe. And ito, this morning. Seryoso na, oy. Okay. Ito, Lance. Ito, seryoso kasi tayo nito, Lance. Naikwento mo kasi sa amin last nung bumisita ka dito na parang na-stroke ang dad mo. Yes, at po. Saka, hindi natin napag-usapan ng sobra kasi nga wala na tayong time. Ito, ito pag-uusapan na natin. Gaano kalaki ang impact nun ng pamilya nun? Sobrang nakakagulat. Last year po kasi yon. Tapos, syempre, bilang ako na nagtatry ako mag-work at mag-save para makatulong po ako sa family. Hirap akong i-accept na parang, hala, ano nangyari sa dad ko? Anong kailangan namin gawin? So, yung sisters ko tsaka yung mom ko, bilang ako nandito po ako sa Manila, sabi ko magtatry ako mag-work, magtatry ako maghanap ng trabaho. At the same time, sila po maghahanap po kami ng tulong para po mapagamot po namin yung dad kasi medyo severe nga po yung nangyari talaga sa kanya. And syempre gulat sa amin kasi hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pambayad, paano ko papaaralin yung mga kapatid ko, hindi ako handa. So nagulat ako sa lahat. Opo. Okay, speaking of tumulong, sino yung mga tao or taong nakatulong sa iyo noong mga panahon na to? Yung relatives po namin, nag-reach out po talaga kami, mga government agencies na kung ano yung lalo na yung mga PhilHealth, mga ganun po. Nag-apply kami at alam niyo yun. Lahat na po ng pwedeng gawin namin para lang mabayaran namin yung mga hospital bills. Para meron din kami mapakain. Tapos syempre, hindi lang po yun iniisip namin. So kailangan ko po agad-agad na isipin na kailangan palang mag-aral ng mga kapatid ko. Nasa kolehiyo sila. So instead na, since sila ma'am, nandun po nagtutulong sila para sa hospital, ako naman po, lahat ng pwede kong ma-earn para na sa mga kapatid kong girls, yung two girls ko pong kapatid. Wow, napakabuti naman ang puso mo lang. Selfless. Para sa pamilya, binibigay para mo sa talaga pamilya lahat. Po. Ayan. Siyempre talaga, thankful sa'yo ang family mo.